Magandang araw to our YouTube subscribers from all over the world. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. Meron po kaming panibagong recipe, no? Isang version ng isang masasabi nating pambansang dish o ano ba yan? National dish, no? Sabi, tinatawag na national dish ng Pilipinas, no? Yung adobo, but it's another variation, no? It's one of the many versions ng adobo. And to tunay yung adobo sa atsuete. O, yung ibang tawag dito, adobong pula. Oo, kasi nga yung kulay ng atsuete. Red siya. Pero yung sa yung version ni Mrs. G, hindi masyadong mapula. Pero naman, napakasarap po. Ako na po magsasabi. Ikaw lang ulit sa akin yun, na magluto ako niyan, magluto ako niyan. Oo, pero nung niluto niya, lampas dun sa ine-expect kong lasa. Kaya huwag ko kayo nga alis, no? Sa pagbalik po namin, makikita ninyo ang version ni Mrs. G ng adobo sa atsuete. Magandang araw po, mga viewers. Today, I'm going to demonstrate pambahay na recipe. Very simple, pero in-enjoy po sa bahay namin. Kaya sabi ko, lagyan na lang natin sa YouTube para makita ng mga viewers natin. So, we're going to demonstrate today my version of, how do you call it? Adobong manok sa atsuete. So, first, since this is ito po yung mga atsuete ko. I did not soak them. I washed them in water. Sandali lang, bahagya lang. Ugali ko na po yung hugasan yung, kung pwedeng hugasan yung ingredients, maski slight lang, hinuhugasan ko. And then, dinrain ko mabuti and wrap them in cheesecloth. Sabi ni Ethel, pwede raw yung medyas na hindi gamit. Pag wala kayong cheesecloth, panyulito nga ang malinis eh. Tapos pwede pang labuhan yun. So, itatali ko mabuti itong aking cheesecloth para hindi makakawala. Kasi napakahirap pong tanggalin yung mga atsuete seeds na ito. Imagine ilang daan ito. So, I'll soak them first in the vinegar while I marinate the chicken with the rest of the ingredients. So, we have here garlic. Lalagay ko na dito. And then the salt, coarse salt, and pepper na hindi masyadong mapino ang pagkaka dikdik. And then my laurel leaves na pinunit-punit ko po ng konti. You shred them for so that the flavor will come out. So, of course, you have to clean your chicken well. I remove all signs of blood. I don't like that. Kasi parang nalalansan ako. And then, these are chicken legs and thigh. Inalis ko yung mga bony parts nila. Kasi pag sa wet market po nyo binili, yung pagkakakate, halos pati likod isama na nila. So this, I bought 2 kilos of chicken legs and thigh. Tapos ito mga, after removing the bony part, which I will use for my broth, sa ibang paglulutong ginagawa ko, sa mga sabaw ko,
I came out with a, with about ano, 1 1/2 kilo. So mix well the salt, the garlic. When you're cooking anything, add a little salt po. Tapos i-marinate nyo sandali doon para tumagos yung lasa. One time, ang tatalas po ng panlasa nitong mga pinapakain ko sa bahay namin. Nakalimutan kong nilagyan ng asin yung marinade ko, sabi ni Etel. Matabang. Nasanay na sila kasi eh. Alam nilang lasahan. It's because I forgot to add the salt. Isang kutsaritang asin lang. Oh, so, now, usually when I do this, I soak the achwete seeds medyo matagal. Kaya lang, I have to show you. Kaya, ngayon ko pa lang ito binabad. Anyway, I'll put this at the bottom of my bowl and then pour the vinegar on top. And since I'm going to, you have to, usually I marinate this chicken overnight. Pero mga at least an hour po pwede. Ang gawin nyo na lang, every now and then, you mix para yung achwete po, pumasok ang lasa sa loob ng manok. So, I will also add the chicken liver. You may chop the chicken liver, but I usually do it pagka bago ko iprito. Kasi pagka mamaya pipiliin natin, aalisin natin muna yung mga atay, medyo mahirap pagka naka-chop na yung manok. So, you put the chicken liver whole. Pagkatapos nun, mamaya, bago ko iprito, saka ko ilalagay, ano, ipapachop ito. Yung chicken liver po, I mask them with the salt. And then wash very well. I remove the white parts, yung mga membrane na yan. So, okay. So, this will do. So, I'll cover this with cling wrap. Wala namang naiwan, no more. I'll cover this with cling wrap and then let it stay in the refrigerator overnight or after an hour. I have about half cup or more of cooking oil here in my pan. Kasi we will be needing the same oil na kinulayan ko ng achwete later on. Habang hindi pa po mainit yung mantika, I'm going to add the garlic. Para hindi siya masunog. Yung iba, they heat the oil and then unahin nila yung sibuyas. Wala naman po tayong sibuyas ngayon. So, isosok ko muna yung garlic dito sa aking cooking oil. And then later on, pagka yung medyo nag-brown-brown na siya ng konti, aalisin ko siya. So, nagsisizzle na po ng konti yung aking cooking oil. At yung ating ano, yung achwete seeds na ginamit ko sa pag-marinate sa chicken na magtataka kayo bakit hindi naman pumula. Actually, what I want to happen when I marinated my chicken with the achwete soaking vinegar is for the flavor of the achwete to get inside the chicken.
maski pa paano, maglalasa po. So, ipapupulay natin ito dito sa atsueti oil. That is why I'm going to remove the garlic para hindi masunog. And that is also the reason why marami akong mantika sa kawali, although later on, as we fry the chicken, dahil may balat po yung mga manok na gagamitin ko, magre-render yung ano, yung fat. Maglalabas yung mantika ng manok. At dadaming itong ating mantika sa kawaling ito. Imbis na mabawasan. Normally at home, when I cook, I don't cook chicken na mayroong balat. Medyo ano po ako sa mantika. But for this recipe, I have to do it kasi kailangan natin yung atsueti oil. So, in this way, I flavor my oil with the garlic. Tapos noon, mamaya, aalisin ko. So, yung garlic na yan, we can sprinkle it on top of the chicken pagluto na. Or I can even put back the garlic pag pakukuluan ko na yung aking mga manok. Yung iaadobo nating manok. Okay, konti pang kulay. Nababadsya sa suka, kaya matagal. When you soak garlic, lalo na sa, maski sa tubig, makikita nyo po, hindi siya mangingitim. Kaya pag you try to fry them, hindi siya agad magbabrown. And besides, I'm using mababa lang po yung init. Kung gusto ko magbrown ito, lakasan ko lang ng konti. Like this. But you have to bantay it. You have to watch it. Masarap yung bawang, pero pag nasunog, hindi na siya masarap. Okay, this will do. I'm just getting the flavor. Turn off. Kung marami yan ang ginagawa nyo, patuloyin nyo na lang po sa strainer yung mga bawang. Pero ito, anim na butil lang ito. So, pwede ko nang pagtagaan dito. Okay. While the cooking oil is still warm, I will add my atsuete. Medyo tiris-tirisin nyo po ng konti para makakuha kayo ng magandang kulay. Later on, I will soak this atsuete in 1 cup of water. Idadagdag natin po ito dun sa ating adobo pag malambot na yung manok. Why? Bakit pag malambot na ang manok? Kasi nakakakunat po yung atsuete. That is why if we're going to cook adobong baboy sa atsuete, medyo kailangan sa huli nyo talaga ilagay. Okay? So, I want to add a little bit more of cooking oil. Anyway, you can always, kung may sobra kayong cooking oil na may kulay ng atsuete, you can always set this aside in the refrigerator. And that is what I do. Para pagbilisan po at biglaan kami magluluto, I already have atsuete oil in the refrigerator. Okay. So, babayan natin masok dyan. Turn off the flame.
And I keep this at suwete pag hindi ko gagamitin. Pwede sa rep. Pero pag halimbawa yung at suwete seeds po ninyo, binabad nyo lang sa tubig na galing sa gripo na hindi naman pinakulo at pinalamig. Medyo ingat lang po kasi baka amagin. Pero pag ganito galing sa mainit, pinambabad nyo yung mainit na tubig, pwede nyo ilagay sa refrigerator. Kung hindi pa naalis lahat ang kulay. Okay, so, mainit na po yung mantika. So, screen side down. Hinaan mo yung apoya din. Ayoko namang masunog yan. Kasi pipreto pa natin uli yan mamaya. Yan. Napula na yung mga manok. Nag-makeup na sila. Nakasamong konti apoy. Bakit ako nakamask? Ganito po ako talagang magluto sa bahay. Hindi naman dahil sa COVID. When I go out, maski hindi pa, wala pa yung COVID noon. Pupunta ako sa mall, nakamask po ako. When we travel, nakamask ako. Pag nagluluto ako sa bahay, nakamask ako kasi matatalsikan ng mantika yung mukha ko. So, yun po ang reason. So, ibabrown lang ng konti. Tapos, ibabaliktad. Ayan, kulay na. Pero hindi nyo susunog eh. No? Ayan na. Ito yung una kong nilagay. Yung bandar dyan sa'yo. Dali, piprito pa natin yan uli mamaya. Konting kulay pa. Kulang pa yun. Parang nagkaroon ng konting brown at konting red. Ganyan ang labas dapat. Tapos habang nagpiprito ka, makikita mo, dumadami yung mantika mo. Kasi lumalabas yung mantika ng manok. So, kung naninikit po yung kawali nyo, ganun yun sinabi ko kanina. Hit the oil, palamigin nyo. Or, hit the pan, add oil, tapos tuloy-tuloy na nun. Konti pa. May ano yan, may timing yan mamaya. By the way, yung mga chicken po namin galing lang sa wet market. So, yung mga nasa poultry yan, ano. Pagka yung pinalaki lang sa likod ng bahay, medyo mas matagal lutuin. Kasi well-exercised yung mga manok. Takbo sila ng takbo. Mala. Yan ako, hindi pa dumidikit yung kulay pag hindi naliktan mo agad. Yan, ganun. Kabayan mo nang dumikit yung kulay. Magbabrown ng konti. Matagal nang nagpapaluto ng ganyan si Ethel. Laga sabi ko, Suwete? Sabi ko. So, finally, pumayag na ako. Tines ko. Aba, nagustuhan nila. Yan. It gives, at suwete gives not only color, may flavor po yan. Parang sa menudo. So, pwede natin iiwa ahon to. Yan. Alright. Kailangan ano na, nakakulay na talaga sila ng aswerte. Ayan, Ayan, nakabaliktad na yan. Maya-maya lang, pwede mo nang iahon yan. Wait for the aswerte para kumapit. Kumapit ang kulay. Sa akin ay kulay.
Oh, ano yan? Patuloyin mabuti. Matan mo yung balat. Okay. Mga balat yan, mamaya na. Kinukuha ko pa sa mantika eh. Una muna yung balat. Baliktad mo yung isa. Okay, we're frying the last piece of chicken, and then if you notice, I have mga chicken skin po dito. At kung napansin nyo, kamukha ng sinabi ko kanina, lalo pong dumami yung mantika natin. Because we're going to use this acetic oil later. That is why, oh, kukunin ko na po yung ibang sobra, ha. Lalagay ko na dito sa isang kawali. Dito, Edwin. Oh, kunin mo yung mantika. Lagay mo dyan. Di ba? Cup-cup lang, mahigit. Mga 3/4 cup sigurong cooking oil ang ginamit ko. Ay, na lumabas eh. Okay, that's enough. Lagay mo na rito yan. Pati yung gilid, yan. Alisin mo na yung manok ngayon. Nag-apron po kami eh. Kasi napupuno na at sweat yung aming mga suot na naputi. Dapat pala pagka ganyan, black yung suot mong uniform. So we're going to simunang atay. Haloy mo. Hinahin mo yung apoy doon. And then I'll put back the laurel. Naka-chop yung atay? Mm-mm. Chinap na lang nung nung pagkatapos kong na-drain. Pero pagka nakamarinate buo, ang hirap kasi. Ang hirap himayin. Tapos lalagay natin yung sabaw nito. Sudsurin mo ngayon yung kawali. Ayan. Nakadikit pa? Konti. Okay. Add the chicken. Teka.
Pwede hindi ko naiyaad itong mga, oh, itong mga balat na ito. Kinuha ko lang naman yung mantika. Kanina, ay. Ay, balat lang yun. Ito, laman pa to. Yung laman yun. Tapos, sudsurin mo yan. Then let it simmer muna. Although hindi po dapat hinahalo yung suka pag kumukulo. Anyway, we're going to simmer it pa longer. Mawawala din po yung lasa ng rawness ng suka. Pero sa ano lang, dapat pabayaan nyo munang kumulo ng konti bago ninyo haluin. So, it's now boiling. Wala na yung ano, yung asim ng suka na lasang amoy hilaw. So, I'm going to cover this. Cover mo. And then simmer it for 20 minutes. Okay. So, after 20 minutes po, 1 minute to go na lang, i-add ko itong pineapple tidbits. And then, cover again. At binabalik-baliktad po ninyo yan para mag ano nakaba, kasi hindi naman marami yung sabaw niya, yung pinaka-sauce niya, so binabalik-baliktad ko. Baliktarin mo din bago natin ilagay yung ano, yung pineapple tidbit. And then, pwede ninyong tusukin yung chicken ninyo ngayon. Titingnan natin kung dapat malambot-lambot na yan. Malapit na to. It's almost. Tama-tama. Mga 35 minutes yun eh. So, we can now add the pineapple tidbits. And then, simmer for 10 more minutes. Kung wala po kayong pineapple tidbits, pineapple juice. Okay na rin yun. This will give sweetness at nakakalambot naman yung pinya eh. Okay, cover and simmer for 10 more minutes. Tapos i-check natin. Dapat bago natin ilagay yung atsuete water, eh malambot na yan. Okay, so i-add mo na ngayon yung atsuete water. So. Make sure na malambot na po yung manok nyo ha, bago nyo ilagay ito. Teka, may kulay pa. Kasi nakakapunat yan. Okay, haluin natin konti. Just another 5 minutes. Then we will test. Check natin yung seasoning. Okay, tapos na po yung 5 minutes. So, hinaan ko ng konti. Iyahon mo na edun yung mga manok. Drain mo ah. Dito.
Patuloyin mo muna mabuti kasi. Yan. Ayan, naghubad yung isa. Kung mabilis po, malakas po yung kulo ng mga manok ninyo, mas madaling, mas konti na lang ngayon yung sauce na yan. Ngayon, ang gagawin natin, i-reduce natin yan. So, lalakasan ko na yung apoy niyan. After that, bago nyo i-serve, pina-fry ko ulit ito. Or you can grill them if you want. Fry or grill. Then yung sauce, ibinubuhos ko lang sa ibabaw. So, isisimmer natin ito. Lakasan muna yung apoy hanggang sa kumonte. So, we will reduce the sauce. Konti na lang po. Now, you may taste it now if you want, although kasi po, parating naman sinasabi, medyo matabang yung aking pantimpla. So, pwede ninyong lagyan ng konting asin. Konti lang. Just that. Oh, tapos, habang pinapatuyo ninyo ito, lalong umaalat yan, ha? So, kung gusto nyo ng maraming sauce, okay na to. Kung gusto nyo malapot-lapot yung ano, yung sauce, i-dry nyo pa ng konti, pero marami po sa atin, ang tawag namin sa Kapampangan, inaambula. Nilalagyan namin yung aming kanin ng maraming ano, salsa. So, pwede na yan. Lipat mo yan sa kabila, Edwin. Now, we will fry the chicken dito sa achiote oil. Tapos, tapos na. Pwede nyo iprito, pwede nyo ihaw. So, kung wala, bawal ang picnic ngayon eh. Kung pwede na pong mag-picnic, pwede niyong lutuin ng ganyan. Tapos pagdating sa pagkakain na kayo, pag nasa piknikan na kayo, ihaw niyo sandali sa ano, sa uling. Masarap. So we'll hit the oil. Yan po yung isipin ninyo. Yan yung tira natin kanina. Lalong dumami ng anak yung mantika. And then, pagprito nito, sandali lang. Just to give a little color at saka masarap po kasi. Pag naprito uli yan, mas masarap. Just sa hindi pinirito. O kaya, inihaw. Masarap. Masarap din ang inihaw. Lalo na kung sa uling. Talang para sa binarbecue na lasang achiote. And that sauce will give it the achiote flavor. Mabilis lang. Madaling masunog yan. Konti pa. Konti pa. I-brown mo naman ang konti dyan. Yan ang dahilan. Kaya ako nakamas. Tumatalsik po yung ano, yung mantika, yung steam. Tapos, yung aking damit. O yan, inatswete ang ano, uniform. So, ang pabayang masunog, ha? Yung lasa ng pinirito niya, sarap. Yan. Okay. Matalsik pa rin siya kasi basa pa, eh. May nadali. Pwede na yan. Lagyan mo sa isang side dito. Patuloy mo mabuti. Brown mo ng konti. Hindi pa pala nag-brown yung iba.
Yay! Happy New Year! Kumuputok. Ito, pwede na. Kasi nasisitsaron na yung balat niyan eh. Kaya masarap. Okay. Mas masarap na inihaw ito kasi makikita mo talaga yung malalasaan mo yung lasa ng ano ng yung amoy ng uling barbecue. Okay. So, eto na po yung aming adobo sa atsuete. My version. Nauubos po agad sa aming bahay ito. Okay. Tapos na. Okay, so ito na po ang naiwan. Ito na lang natira. De. Kinain mo eh. Kasi naman, de, totoo po walang biro. Subukan po ninyo ang recipe na to. Magugulat kayo. Sabi, yung ingredients niya, sabi nga ni Anne, parang nahahawig daw sa inasal dahil dun sa atsuete. Pero hindi. Pero, ay basta subukan po ninyo. Lasang ano siya? Lasang extra rice. Pag kinain ninyo. So, yung sauce niya, sa huli lang nilalagay niyo. Pinapalagay ni Mrs. G. Tingnan nyo yan. O yan. O, kasi sabi ko, pwede siyang i-grill, pwede siyang i-prito. Masarap nga yung grilled eh. Oh, actually. Actually, no? Mas masarap, masarap yung grilled. Masarap, no? Tapos dahil niluto na, na yung nanulot na yung lasa. Kaya lang, pag pinrito mo naman ng pangalawang prito, doon siya pumupula ng gusto dahil yung atsuete oil. Oh. Tapos nanunot na yung lasa, tapos lalagyan mo pa nitong, tingnan nyo yung sauce na yan, na pag nilagay ninyo sa kanin nyo, naku naman! Bakit wala akong kanin? Saka na lang. Pinapacheck mo nyo. Isangag nyo yung kanin. Oo, yung atsuete oil. Tapos lagyan nyo ng maraming piniritong bawang. Garlic chips. Ang sarap! Hindi nyo po ako maiintindihan. O baka hindi nyo pa ako paniwalaan. No? Hanggat hindi ninyo sinubukan ang recipe. So, we hope you try. No? Ang sarap! Kung pork, pwede. No, kaya lang medyo iba yung pagluto kasi pag pork. Pag, ay, hindi. Medyo, saka hindi. Ay, hindi ako talagang bumibili ng pork ngayon dahil COVID po. Medyo hindi magaganda yung mga nakukuha namin baboy. Matitigas. Mm-hmm. So, kaya sabi ko, manok na lang muna. Saka na lang. Mas mabilis pa iluto. No, mabilis. Ay, yung pagka yung pork. Because when you add sweaty to pork, medyo may ano po yan eh. Kailangan, alam mo yung timingan. Kung hindi, lalong titigas. Ayan. So, assignment mo yan, ha? Assignment ko to. Pagkaano, wala ng COVID. Pag magaganda na yung baboy. Luto na pork version siguro sa Mrs. G. Okay, so for your questions, comments, suggestions, just leave us a message. Search nyo po ang aming Facebook page. No? Look for the Emelita W. Gala Culinary Arts Studio sa Facebook po. No? Andyan po ang address dito sa screen. And then for our older episodes, other recipes na pwede ninyong sundan, pwede ninyong pagkakitaan, no? Yung mga naghahanap ng bagong negosyo o na extra ano sa side, no? We have several recipes you can follow sa amin pong YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen, no? Subscribe po kayo and tap on the bell to receive updates, no? Para po agad ninyong nalalaman pag meron kaming bagong upload na recipe. And also, our Instagram account, yung Galang Culinary Arts, pwede po kayong makareceive ng updates. So, yung mga, minsan nagpo-post din po kami doon ng mga, kung anong nangyayari dito sa kitchen, anong ginagawa namin, no? Minsan nakakatanggap din kami ng message doon. So, hanggang sa susunod po, uubusin ko na po ang adobo sa atsuete ni Mrs. G. Maraming salamat.